showbiz fanatics, Daddy Bae hindi na napigilang magsalita at umapila patungkol sa interview ni Mr. Alden Richards. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Before anything else, of course, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, January 27, 2023, ay nais ko po munang ipaabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga true-blooded Aldab Nations na lagi nakantabay, lagi nakasubaybay sa mga videos po natin, ano? Maraming salamat po kahit po sobrang toxic na at sobrang nasasaktan na tayo ng sobra-sobra sa mga nangyayari. But still, nandyan pa rin kayo para po sumuporta sa ating channel and at the same time, sa pagsuporta po na ibinibigay pa rin ninyo, no? Kahit pa ulit-ulit tayong sinasaktan, susuportahan pa rin natin sila. So, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung apela ni Daddy Bae patungkol po sa mga nangyayari ngayon kay Alden Richards after na lumabas yung interview ni Mr. Alden Richards with Boy Abunda. Biruin po ninyo, mas pinag-usapan pa yung interview na to kaysa dun sa kay Paulo Contis, na kasi kay Paulo Contis very very light lang po yung kanyang interview eh. Pero ito pong kay Boy Abunda, grabe, ang lakas po ng hatak ng taon, daming views, na isa sa mga talagang goal ng channel ng Pastok para talagang makilala sila. Eh may mga ganong eksena sila sa interview, no, na talagang inaasahan naman natin na mangyayari yun. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng mga apela ni Daddy Bae, eh basahin po muna natin ang inyong mga POV, no? Yung mga talagang masasabi natin na nagbigay ng kanila mga opinion patungkol sa ating update. Sabi ni Ma'am Shi Nanay Meli Maninga, so, Miss Admin, pareha lang si Maine at Alden ang sagot nung ma-interview ni OJ Diaz na walang anak. Siguro, pinag-usapan nilang dalawa yon. Alam ko kaya hindi natuloy yung kay Julie kasi matapobre ang nanay ni Mangga. Binuhusan ng Diyos si Alden, kaya nga mahirap pa siya noon. Thank you and God bless. Ayan, to naman po ang isa sa mga POV ni Nanay Meli Maningas patungkol po dun sa issue na yun nga, diba, kung mapapansin po ninyo, pares lang naman talaga at hindi pwedeng bumali yun. Kailangan may tinatawag na consistency pagdating sa mga interview kasi syempre sila rin ang mapupulaan, diba? So kailangan po kung ano po yung sinabi ni Menggay, ganun din po dapat sabihin ni Alden para hindi naman magmukhang masama yung bawat sa kanila, diba? So salamat po Nanay Meli. Sabi ni Ma'am si EJ Marcelo, grabe na siya, ako Miss Darid sa Pastok, bakit walang wedding, walang anak, no relationship existed between Aldab. Shocking. She didn't even mention main God. Didn't even mention the bad manners, attitude of Julie's mother to Alden. That ridiculous. Ayan. So naman po ang isa sa mga POV ni Ma'am si Eji, no, talagang sobrang ano siya, disappointed siya dun sa nangyaring interview na ito. And syempre po Ma'am si Eji, hindi niya po babanggitin yan yung ginawa. Kasi diba, tinake niya nga lahat ng mga bigat eh. Yung kumbaga kinuha lahat ni Alden Richards yung sisi. Wala, hindi niya sinisi si Julie, 'di ba? Kasi alam niyo po, ang isang relasyon pag hindi po nagtagumpayan, hindi po pwedeng isa lang ang may pagkukulang. It takes two into tango, 'di ba? So sabi lang ni Alden Richards, ang pinakamalalim na dahilan noon is naiwan niya si Miss Julie, 'di ba? Pero yun nga, wala siyang sinisi kundi yung sarili niya. Sabi ni Ma'am si Edel Trudes Abelia, good evening Miss Vlogger. Yan si Boy Abunda interview kasi Alden para lang sumikat uli. Alden interview. Alam na nila mag-asawa na yan. Sana wag nang magpa-interview si Alden at Maine. Tingin ko nabastos lang sila eh. Yung iba naman ang interview nyo, him nyo, Boy Alden at Maine. At cut na yan. Hindi na kailangan ma-interview. Ayan. So ito naman po ang isa sa mga opinion ni Ma'am si Edel Trudes Avelia. Na tama nga naman, bakit laging si Alden at si Maine Mendoza na lang ang lagi ini-interview at lagi nasa top priority list sila na ini-interview ng ini-interview. Paulit-ulit lang naman yung mga tanong nila, 'di ba? Kumbaga para lang sasawa na lang yung tao sa mga ano nila, yung mga sagot nila doon dahil same question lang naman yung mga tinatanong sa kanila at same question din yung sinasagot. Kumbaga sa computer, eh naka ano na yan, naka format na. Sabi ni Ma'am si Salvation Sukgang, hindi pa aamin sila Maine at Alden at marami pang project.
ang ibibigay kay Alden. Sayang naman ang kikitain ni Alden. Galing si Alden sa nakahirapan kaya ayaw niyang maranasan ng mga anak at asawa. Sa huli ang mga senior po, maunawaan namin si Alden na huwag mo nang umamin. Supportahan natin si Alden para kay Maine. Niya na, Maine na lang mahal ng mga senior. Si Maine at mahal din siya ni Alden. Ayan. Tama naman po yung sinabi ni Ma'am si Salvation. Kung ano't ano man yung mga magiging desisyon ni Alden at ni Maine Mendoza in the end, supportahan na lang natin. Kasi wala naman talaga tayo sa posisyon para po diktahan sila kung ano po yung dapat nilang maramdaman, kung ano yung dapat nilang desisyon sa buhay, diba? So, let's support them na lang. So, anyway, salamat po sa inyo pong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And now let's talk about this one kung saan pag-uusapan natin ano na ito nga nag-post nga sa kanyang Instagram account dun sa mga Instagram stories ni Mr. Alden Richards ang kaganapan sa kanyang buhay sa Singapore kung saan ay nanood sila doon ng Transformer The Ride The Ultimate 3D. Doon pa talaga pinanood kasi alam niyo naman po si Alden Richards mahilig po talaga siya sa mga ganyang bagay ano. Pero alam niyo po ba there's a reason why Alden Richards is tumakbo ng Singapore kasi inaasahan niya na po na pagkatapos ng interview, pagkatapos po lumabas yung interview with Tito Boy, he was expecting more bashers. Marami na po talagang magiging basher si Alden. Maraming magagalit sa kanya. Maraming huhusga kay Alden Richards. Kaya minabuti na rin ni Alden Richards na bago pa man or after lumabas yung or inunahan niya na bago pa man lumabas yung interview, they make sure na nag-i-enjoy siya ngayon sa Singapore. Kung saan alam niya na katakot-takot na bashing at katakot-takot na stress ang mararamdaman niya, mararanasan niya. Kasi mind you na yung interview niya with Tito Boy, hindi po yun live. Yan po ay ano na, edited videos na siya. At kaya nga 20 minutes lang. Sa tingin nyo po ba 20 minutes lang yung tinagal ng interview na yun? Hindi po. Edit-edit na po yun. May mga bagay na silang inalis. May mga bagay na silang tinanggal. At kung ano lang yung gusto nila makita ng publiko, yun lang ipapakita nila sa 20 minutes video na yun. So, naintindihan naman natin si Alden Richards why he was traveling to Singapore to have an unwind, diba? To make an unwind. Ayan, no? Safe flight, Alden Richards. Thank you sa pa-one whole day tour sa Singapore. Ayan, so kasama niya si Mama and of course kasama niya rin po si Naughty Nate 29. Ayan, nag-post po siya Segar Downtown East. Ayan. Pero alam niyo po ba na aside from that vacation, on top of it, syempre, dahil po sa mga bashing na nararanasan, sa mga toxic statement, toxic na mga salitang nararanasan ni Mr. Alden Richards, merong isang Daddy Bay na kasama ngayon ni Alden Richards na isa sa mga supporters po niya and family niya na nasasaktan, of course. Syempre, kahit naman tayo nasa kalagayan na ni Daddy Bay, kung anak natin si Alden Richards at talagang binabash siya ng buong mundo, buong Pilipinas, eh talagang magsasalita ito. Kaya nga naman sa doon po sa kanyang Twitter and Instagram, sabi niya, kasya lahat ng bira, maluwag pa po. Ayan. So, kasi pagtapos po ng interview na yun, sobrang pambibira. Sobra po yung mga salitang narinig ni Alden Richards. Tapos, parang mas ngayon parang ang sympathy na kay Julian San Jose kasi nga si Julian daw yung sinayang, ganun. Kaya po nagsalita na rin si Mr. Richard Polkerson, si Daddy Bay, na nagpapakita ng suporta kay Alden Richards. Naging honest lang naman si Alden sa mga sagot niya tungkol po dun sa tanong ni Tito Boy Abunda o ni Boy Abunda tungkol dun sa mga nakarelasyon niya, muntik niya ng makarelasyon. So, kaya naman si pinakita ni Mr. or ni Daddy Bay, ni Richard Polkerson Senior, na talagang yung suporta nila ay na kay Mr. Alden Richards. And sana po tugilan na po natin yung ano no, pag-isip ng hindi maganda kay Alden. At magtiwala na lang tayo sa kung ano man yung ginagawa niya ngayon kasi alam naman natin na lahat ng yan ay may dahilan. So kayo po, ano po ang masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe for more updates. God bless everyone!